Tama ba ang ating iginaganting pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos? In the same vein of thought, pwede rin nating itanong para mas maging personal sa atin yung question, sulit ba ang tiwala at sakripisyo ng kabiyak mo sa iyo? Sulit ba ang sakripisyo ng mga magulang mo sa iyo? Sulit ba ang malasakit ng anak mo sa iyo? Sulit ba ang tulong ng kaibigan mo, ng kapatid mo, ng ibang tao sa iyo? Sa mga politiko, sulit po ba ang tiwala namin sa inyo? Lalong-lalo na sa mga panahong ito na kailangan namin kayo. Sulit ba ang ginagawa na sakripisyo para sa atin ng mga frontliners? Sulit ba ang mga ibinibigay natin, sinasakripisyo natin? Sulit ba? At sa palagay ko, sulit naman. Regardless kung anong response ang ating nakukuha diyan. Alimbawa ang sakripisyo ni Kristo. Kaya ang sabi sa sulat sa mga Hebreo, Christ's sacrifice is a perfect sacrifice. Sulit ito noon pa man, sapagkat ito'y sakripisyo, hindi nakabatay sa pagtanggap ng tao, kundi nakabatay sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya regardless kung ito'y tinanggap ng tao, noon pa man ito'y perfect na, sulit na, ayos na. At hindi na yan mababago sa kasaysayan kahit tayo patuloy na mamuhay sa kasalanan. Again, in the same vein of thought, na kapag tayo nagbibigay ng sakripisyo, sulit na yan. Anuman, pangit man o maganda ang response na ating makuha mula dyan. Sapagkat hindi ka naman nagbigay, hindi ka naman nagsakripisyo para lamang sa isang magandang response, di ba? Hindi ka nagsakripisyo sapagkat naobliga ka. Nagsakripisyo ka sapagkat nagmahal ka. Kaya doon pa lang, ito ay sulit na. Pupwedeng masayang ang maganda sanang epekto ng mabuting binigay o ginawa mo. Pero ang nagsayang, sila at hindi ikaw. At ang nasayang, again, hindi yung mabuting ginawa mo, kundi yung maganda sanang epekto ng mabuting ginawa mo sa buhay ng mga taong nagsayang nito. Kaya sa totoo lang, hindi ikaw, kundi sila ang talo. Ilang beses na akong nakapakinig ng pasasalamat sa isang namatay na may malaking sakripisyo, na talaga namang nandun ang pagisisi sapagkat sa pakiramdam nila, hindi nila nagantihan ng maganda ang sakripisyong ibinigay niya. Eh sa totoo lang, kapag ibinigay mo ang lahat, makakaharap ka sa kahit sinong tao at maging sa Diyos malang araw at wala silang maisusumbat sapagkat ibinigay mo ang lahat. Tumulong ka pero niloko ka. Nagbigay ka pero minisabi pa. Nagpautang ka pero siya pang galit nung sinisingil mo siya. Ipinagpaaral mo siya pero hindi nag-aral ng mabuti. Nagbigay ka ng kabuhayan pero hindi inalagaan. Pinagtiwalaan mo, naging faithful ka naman sa kanya pero niloko ka lang. Sa huli, hindi ikaw kundi sila ang magtadala. Tandaan po natin, walang sakripisyo ay binibigay out of pagmamahalan na sasayang. Nakikita lagi ng Diyos yan. At pakikinabangan at pakikinabangan yan. Hindi man ang tao na iyong pinatutukulan, pakikinabangan ng ibang mga kailangan yan. Ito sana mga kapatid, ang ating pagnilayan upang hindi tayo mapagod gumawa ng kabutihan, ano man ang problema na ating maranasan, realizing that hindi ito nasasayang. At upang magbago tayo at gumawa tayo ng paraan, kung tayo may pagkukulang o kasalanan sa kabila ng mga nakakamit nating kabutihan, realizing that sa huli, tayo pala talaga ang mas nawawalan, tayo na nagsasayang.